Hello mga kabayan, kumusta, kumusta at magandang araw sa inyong lahat, saan man sulok ng mundo, kumusta kayong lahat dyan? Nandito na naman tayo ngayon sa ating panibagong video at panibago na namang isi-share ko sa inyo. Sa ngayon maglalagay tayo ng kisame, isang buong pligo lang to. Papakita ko sa inyo na kahit mag-isa lang kaya ng isang tao yung isang pligong plywood. Ngayon, kukunin ko yung plywood. Ito lang yung gamit natin pang tukod. Ngayon, bababa muna ako. Medyo malalim, dalawang bangko. Ayan, isang buong plywood, magaan lang naman. Hindi na kailangan ng partner, hindi na kailangan ng helper. May pang tukod naman tayo. Ganyan lang mga kaibigan, mga kabayan. Kailangan maghanda ka lang ng pangtukod na kasing taas ng ceiling. Susukatin mo muna. Tapos yung mga corner, linagyan ko yan ng mga lock. Ipihitin mo lang, nakalock na yan. Ngayon, magpapako na tayo. Isang buong plywood lang to kasi tinanggal to ni Bagyong Odette. Kaya hindi na kailangan ng helper. Ito sinaunang style pa to, wala pang mga screw dati. Kaya pako lang tayo kasi 2x2 na wood lumber yung mga ceiling joist niya. Hindi katulad sa mga bago ngayon na hindi na kailangan ng kahoy, ano na ang ginagamit natin, mga metal faring. Hindi na kailangan magpako, puro screw, rivets na lang. Ito yung mga ano pa to, mga sinauna pa to. Pinalitan ko lang kasi. Yung nakalagay doon ay ano pa, marine plywood, saka yung ceiling joist niya ay 2x2 na lumber, wood lumber. Ngayon, karamihan ngayon, ano na, yung gagamitin, hardiplex na. Hardiplex board. Hindi na marine plywood. Hindi na ordinary plywood. Ano na, mga hardiplex na. Yung cement board na. Ang sikat doon ay hardiplex. Mga cement board kasi hindi na inaano ng anay. Siya nga pala, yung mga hindi pa nagsusubscribe sa akin, pakisubscribe na lang po. Maraming salamat sa inyo. Yung hindi pa nakakapagsubscribe, yung bago pa lang ngayon, pakisubscribe na lang po. Ngayon, tatapusin lang natin pagpapako to. Kasi marami to. Iuno lang na pako ang gagamitin natin. Kailangan spacing ka ng mga 20 cm lang, 15 to 20 cm. Yan ang mga pagitan niya para hindi naman mabaklas. Binaklas to ng Bagyong Odette. Siya nga pala, shout out tayo sa ating mga kaibigan, laging nagsusuporta. Si Galiardo Ignacio TV, Charina Salvo, MaxiWork TV, Ma'am Helds TV, Isi Talamira, Linsky Vlog, Bicolan ng Gala YTC, Almasit Nate Sinuisi, Raida Channel, Apon Ako TV, Edgar Elec Mission, at DJ Rolex TV. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana pakicheck na lang yung bahay nila. Laging nagsusuporta sa akin yan. Laging nanonood bawat video ko.
sila palagi ang nauna. Ayan, natapos na natin pagpapako. Lahat ng ano yan, pinakuha na natin yung ceiling joist. Ngayon, susunod yan, pipinturahan natin ng primer. Ayan, hindi ko na pinakita sa video pagpipintura. Yan, natapos na pagpintura. Pero primer pa lang yan. Kasi ang finish nito ay ano yan, textured. Saka na lang yung pag-detextured. Ano yan, Versatex roller ang kailangan dyan. Kailangan mo ng mga low profile paint, yung tinatawag nila na textured, parang anay finish. Yan, ipapakita ko sa inyo yung textured na to. Ang gamit lang dito ay Versatex roller lang. Yan, masyadong mano yan, magaspang, kaya hindi makikita yung mga irregular na surface. Yan lang mga kabayan, hanggang dito lang muna tayo. Abangan nyo na lang mga susunod kong video. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.